Hello mga loves, magandang hapon. So, gawa natin ang video kasi may nagtanong sa akin or may nagsabi na i-translate ko po daw sa Tagalog yung interview ng mama ni Christine, isa po sa prime suspect ng magwad sibling. So, sabi niya sa akin, translate mo naman kung ano sinasabi kasi may mga part daw doon na Ilonggo or Bisaya. Yung nanay niya is nagtatrabaho din bilang kasambahay sa Davao. So, si nanay, Miss Yel, ayan. So, sabi niya, nagkakahiwalay sila nila Christine dahil din sa hirap ng buhay na halos hindi sila makakain ng kanin. Sa isang araw, puro daw saging, kamuting kahoy, ganyan. Tapos, bagoong, minsan daw kahit yung plastic, sinisinop pa nila yon para may pang-ulam, ganun. Plastic ng bagoong, ganyan, mga lalabs. So, sabi nga na may galit daw si Christine sa kanya dahil iniwan sila at nagkakahiwalay sila. Kaya din daw naman siya umalis kasi nga irresponsible yung kanyang asawa. And then, laging nagiinom, laging nagsusugal at nagbibilyard, maraming bisyo. So, sabi ng nanay ni Christine na nahihiya daw siya sa pamilya magwad at nalulungkot siya at nasasaktan siya sa nangyari sa mga bata at siyempre sa kanyang anak. Sobrang masakit daw. So, sa mga nagtatanong kung bakit hindi man lang siya nagpakita, siyempre sabi niya na-shock daw siya sa nangyari. Hindi daw niya, hindi siya makapaniwala na magagawa yun ni Christine. So, nakausap siya, na-interview siya dahil din sa stepsister ni Christine na si Juliet para makausap yung kanyang nanay. And then, pumunta din naman yung nanay ni Christine sa mag-asawa, yung nanay ng mga biktima, para humingi ng sorry at kung makikita niyo sa video, is lumuhod po siya. So, siguro mapapatawad ng magwad yung parents ng mga namatay. Mapapatawad nila si Christine. Pero syempre dadaan yun sa proseso. Kumbaga, pagbabayaran niya yung kanyang ginawa. Na talagang siya ang prime suspect, diba? So, sana mahanap yung kasama niyang gumawa ng krimen. Kasi hanggang ngayon malaya pa yun. So, ayun lang. At nalulungkot din yung nanay niya sa nangyari sa kanyang anak. Thank you, mga loves. Bye, mag-iingat po kayo. Yun lang. Sa may mga katanungan dyan, mag-comment po kayo sa baba.